Noong nakaraang episodyo, pinaligiran at inusisa ng husto si Padre Pio tungkol sa lumantad na mga sugat nito at nagmisto lang isang paglilitis ito sa korte. May umakusa at nagduda sa katunayan nila, ngunit may nagtanggol din sa kanya. Nagtalo at nagkagulo ang mga prayle at doktor. Sa bandang huli, nanaig pa rin ang katiwasayan at kumalma ang lahat, bagaman humantong ito sa paghihigpit kay Padre Pio, na pinagbawalang na tumanggap ng mga bisita at mga liham. Sa ating episodyo ngayong araw, isang sorpresa ang tumambad sa mga prayle ng monasteryo nang biglang sumulpot ang isang pari mula sa Vatikano at nagpumilit na makita ang mga sugat ni Padre Pio. Nagtagumpay kaya siya? Panoorin na ating pagtatanghal ngayong araw at alamin ang mga detalye. Magandang araw po sa inyong lahat at narito po muli ang inyong tagapagtanghal si Jose Maria Alcacid na naghahatid ng iba't ibang yugto sa banal na buhay ng mistiko at santong si Padre Pio ng Pietrelcina. Manatiling nakatutok! Marami pang mga doktor ang dumating upang pag-aralan ang mga sugat ni Padre Pio. Ang mga ito ay tinutukoy bilang stigmata, ang mga sagradong sugat ni Kristo na tumatak sa kanyang laman bilang tanda ng kanyang pagkakahawi kay Jesus. Sa katunayan, hindi sila binanggit ni Padre Pio sa ganoong paraan. Sa katunayan, hindi niya sila kailanman tinukoy sa anumang paraan. Tapat siya sa utos ng kanyang mga nakatataas. Ngunit kahit anong pilit niya, mahirap silang itago. Ang mga sugat sa kanyang mga paa at ay minsan mas maputi, minsan mas malala. Ang mga sugat sa kanyang mga kamay, gayunpaman, ay madalas na dumudugo at kailangang ibalot ng gasa at itago ng guwantes. Ang sugat sa tagiliran niya ay hugis maliit na krus, at patuloy itong umaagos ng dugo at kinailangan lagyan ng benda araw-araw. Isang araw noong 1920, may kumatok sa pintuan ng monasteryo. Isang matangkad, malapad ang balikat na Pransiskano na may makapal na baba at maitim, mapupungay na mga mata, ang sumalubong sa mga prayle at siya nang nakayuko. Ako si Padre Agustino Gemelli, isang manggagamot. Pinadala ako ng Santa Sede para suriin ang mga sugat ni Padre Pio. Isang malaking kaguluhan ang nangyari. Ang kaso ni Padre Pio ay nakarating na sa pandinig ng Santo Papa, sabi ng mga prayle. Si Padre Gemelli ay nanatiling naghihintay sa sala habang pinapuntas sina Padre Cirelli, ang superior, at si Padre Pio. Nang pumasok si Padre Pio sa sala, kinalatis siya ni Padre Gemelli na mukhang hindi makapaniwala. Yumuko lang si Padre Pio at umupo. Padre Gemelli, ikinararangal namin ang iyong presensya, panibula ni Padre Cirelli. Ano po ang sanhi ng karangalang ito? Pumunta ako sa kahilingan ng Santa Sede upang suriin ang mga sugat ni Padre Pio, sabi ni Padre Gemelli. Ang balita tungkol sa sitwasyon ni Padre Pio ay dinala sa Santo Papa at ako ay pinadala upang tingnan ang mga bagay na ito. Napatingin si Padre Pio sa lalaki. Maaari po bang ipakita sa akin ang direktiba mula sa Santa Sede? Hindi komportableng na napatawa si Padre Gemelli. Direktiba? Ako mismo ay pinadala ng Cardinal Secretary of State na si Mary Del Val. Dumating ako mula sa pinakamataas na otoridad. Kung ito ay gaya ng sinasabi ninyo, Padre Gemelli, tiyak na mayroon kang ilang patunay nito, mahinahong sabi ni Padre Cirelli. Karaniwang kagandahang loob para sa mga ipinadala mula sa Santa Sede na magdala ng ilang sulat ng autorisasyon. Patunay? Ako ay isang napakakilalang manggagamot. Hindi pa ba sapat ang aking mga salita? Galing ako sa Roma. Tumayo si Padre Pio. Padre Gemelli, ako ay sinuri, pinagdududot at nakangangang pinagtitingnan ng maraming beses
kaysa sa iyong naiisip. Kahit na ito ay naging isang krus, ako ay isang relihiyoso at sang-ayong sumailalim sa banal na pagsunod sa aking mga nakatataas. Ang hinihiling ko po lamang ay patunayan ninyo na isa kang taong dapat kong sundin. Kabastusan, isang pagsuway, bulalat ni Padre Jameli. Pagsuway kanino, sabi ni Padre Cyril. Hindi ka superior ni Padre Pio, ako iyon. Hindi ako makapaniwalang hihikayatin mo ang pagmamataas na ito, Padre Cyril. Hindi namin nais na magmatigas, Padre Jameli. Pero dapat maintindihan mo ang sitwasyon namin. Sa kasamaang palad, si Padre Pio ay naging sentro ng mga pag-uusyoso at pag-uusisa. Araw-araw, pumupunta dito ang mga tao na humihiling na makita ang kanyang mga sugat. Minsan, sila ay sukdulan sa paggamit ng mga panlilin lang. Noong nakaraang buwan, mayroon kaming isang lalaking nagpanggap na pari na nagsabing galing siya sa tanggapan ng arsobispo. Kahit na ang mga doktor ay sinubukang magkumwari na nagsasabing sila ay pinadala ng gobyerno dito. Ngunit sa katunayan, pumarito lamang sila upang tugunan ang kanilang kuryosidad. Ang sinumang gustong suriin ang mga sugat ni Padre Pio ay nangangailangan ng nakasulat na autorisasyon at kabilang dito ang mga bisita mula sa Santa Sede. Kung narito kayo sa ngalan ng Cardinal Secretary of State, hindi dapat hadlang para sa inyo na makakuha ng tamang mga credential. Namula ang pagmumukha ni Padre Gemelli. Hindi pa ako nainsulta ng ganito sa buong buhay ko. Hindi pa dito tayo magtatapos. Mabilis siyang bumangon sa kanyang upuan at lumabas ng kwarto. At pabalibag na sira ang pinto sa likuran niya. Agad na lumuhod si Padre Pio at sa sahig. Kinuha ang mga kamay ni Padre Cyrelli sa sarili niyang mga palad na may guwantes at idinikit ito sa kanyang noo. Padre, salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Pero pasensya na po sa labis na abala ko sa inyo. Ako ay walang iba kundi isang pabigat para sa inyo. Bumangon ka anak, sabi ni Padre Cyrelli, na binuhat si Padre Pio mula sa pagkaluhod. Totoo, talagang ginawa mo ang buhay ko na maging medyo natigilan siya. Eh hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa lahat ng ito. Ngunit ikaw ang aking espiritual na anak at poprotektahan kita. Nakinikinita na natin ang napipintuhong pag-uusig na darating kay Padre Pio sa episodyo ngayong araw. Inakala ni Padre Pio na matutupad na ang kanyang bokasyon nang inilipat siya sa San Giovanni Rotondo. Inyong matatandaang naging masaya siya nung una nang itinalaga siya bilang espiritual na direktor ng mga batang seminarista doon sa monasteryo. Ngunit di niya inaasahan na pinili siya ng Panginoon na pagkalooban ng estigmata na dadalhin niya sa maraming taon at pagmumulan ng kontrobersya, pangungutya at pag-uusig. Ipagpapatuloy ko ang masalimuot ng mga yugto sa mga hinaharap sa mga pagtatanghal dito sa antinit ni Padre Pio. Kaya palagi ang sumubaybay at pagyamanin ang inyong kaalaman sa buhay ni Padre Pio. At dito po pansamantalang magwawakas ang ating pagtatanghal. At bago ko po kayo lisanin, nais ko pong anyayahan kayong mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video nito kung ito inyong naibigan. At huwag po kayong makalimot na makapag-subscribe sa aming channel kung kayo bago pa lamang dito. At pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya at ang notification bell sa kanan nito. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta at mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan at linggo o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong mga donasyon kada buwan. Ang mga misa po ay pinagdiriwang sa Pransya at ito po ay para sa inyo, no? Hindi po ito sa mga yumao. Ngunit maaari po ninyo silang isama sa inyong mga intensyon.
At sa inyong paglahok, padadalan po namin kayo ng regalo ng Binasbasang Larawan o medalya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong bunga ng donasyon. At para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadrepio.com o kaya makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadrepio@gmail.com. angtinignipadrepio@gmail.com. Ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng GCash via bank transfer sa aming BDO account. Pindutin lang po ang buton sa taas para sa mga detalye at dadalhin po kayo sa aming website. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood at maraming salamat po sa inyo na mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Bahala na po ang ating Panginoon Diyos sa inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon.